Padalas sa pamawi ng init ang mga malalamig na pagkain ng halo-halo, ice crumble at sa malamig. Pero pwede rin daw na pampapresko ang paghigop ng mainit na sabaw. At yan ang unang balita ni Bon Aquino. Ngayong tag-init at maraming nagsuswimming, isa sa paboritong kainin sa outing ang inihaw. Tayong mga Pinoy may kakaibang love affair nga raw sa mga inihaw. Para kay Chef Mike Tatong Sartu, this is the best season para magpabaga at mag-ihaw. Pag sinasabi mo kasing barbecue, it's a time to congregate, to be with each other, especially sa mga tao na medyo matagal nang hindi nagkikita. No? So this is not just a recipe, but it's also like a social activity na magluluto tayo ng ihaw. Naswak sa kulturang Pilipino. Pero hindi lang daw basta barbecue ang pwedeng lantakan ngayong tag-init. Ironic, pero ang mainit na sabaw pwede parang makatulong sa pagpalamig sa ating katawan. Ang sabaw, magsarap din siya sa tag-init kasi it will allow your body to breathe. Pag pinapawisan ka, naka-cool down din yung katawan mo. So bagay din siya sa barbecue. Kadalasan ding problema kapag tag-init, mabilis mapanis ang mga pagkain, lalo na yung baon kapag outing. Kaya ang payo ni Chef, it's a proper handling. Dapat ensure talaga natin na malinis yung ating area, mag-work. Very important din na, for example, nagbabarbecue tayo, lumalakbay tayo ng malayo, may cooler talaga tayo. Hindi natin iiwan sa room temperature ang ating mga meats or seafood kasi madaling mag-spread yung bacteria. Yan ang unang balita. Von Aquino, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.